Magandang hapon po sa inyo lahat. Andito po ang programa ng Power to Unite with Elvira sa Rome, Italy. Mapalad po tayo dahil makakasama natin ngayon hapon ang tatlong kardinal ng Pilipinas. Ano kayang pag-uusapan namin siya pong tunghayan niyo sa pagbabalik po ng programa ng Power to Unite with Elvira? Magandang hapon po sa inyo lahat. Andito po ngayon ang programa ng Power to Unite with Elvira sa Roma. Mapalad po tayo at makakasama natin ngayon hapon ang tatlong kardinal po ng Pilipinas na walang iba kundi His Eminence Gaudencio Cardinal Emeritus po, Rosales po ng Archdiocese of Manila. Ang kanyang successor po walang iba kundi si His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle ng Archdiocese of Manila at ang isa pang pong kardinal na walang iba kundi His Eminence Ricardo J. Cardinal Vidal po ng Archdiocese of Cebu. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Napakaswerte po namin and we feel so blessed that you gave us your presence. At makakaumpalad din po namin kayo tungkol po sa nangyayari ngayon sa buong bansa, tungkol po sa sinusulong ngayon ng Synod of Bishop with regards to the re-evangelization. At in connection with this one, yung tungkol po sa Year of Faith na inaasa ng retired His Holiness, no? Si Pope Emeritus Benedict XVI na sana kahit na po siya nag-retire, itutuloy pa rin ng programa sa bawat bansa. So, tatanoy ko muna po si Lolo Densi. Lolo Densi? Alam niyo po, enjoy na enjoy siya sa kanyang pag-retire. Pero may challenge din po siya ni His Holiness Pope Emeritus, di ba? Benedict XVI, sabi niya, kahit na po ako ay nag-retire, hindi ko pa rin iniiwanan ang simbahan dahil dadalhin ko pa rin through dasal at meditation. So, as a retired cardinal po ngayon ng Archdiocese of Manila, ano po ang masasabi ninyo at anong challenges at ano po ang matutulong ninyo ngayon sa Pilipinas? Katulad nga ng sabi ni Pope Emeritus Benedict XVI, sabi niya, hindi daw niya iniiwanan ng simbahan. No, no, sabi niya, I'm praying for the church. At ibang uri ng krus ang kanya papasaan. Sabi niya, bumabae siya sa krus? Hindi. Ang kanyang krus na binapasa ngayon ay pagdasal ang simbahan, samahan ang simbahan sa diwa ng kanyang panalangin, samahan-simbahan sa kanyang pagninilay. Ayun, ay sabi ko, gayon din ang ginagawa ko ngayon. Lamang, siguro, ang lamang ko sa papay ko eh, siya ay naging recluse, papasok sa isang parang kumbento. Ako naman, baga gayon din pinagsasabahan, manaka-naka nagpapaalala sa mga batang pare, mga biso. At ang lamang ko sa kanya ko ay pag-alagala pa. Ito, sinabi niya na yung bagong evangelisasyon, kanyang inilunsan bago siya nag-retire ay si Kristo pa rin ang ating ibibigay sa tao. Si Kristo pa rin ang ilalagay sa gitna ng simbahan. Si Kristo pa at ang buo niyang pangaral, ang yung pag-ibig, ang buong kabaitan. Sabi niya, nag-iba na ang daigdig. Marami ng kukumpetensya si Jesus. At ang mga bata, maging ang matatanda, ay parang nagsasawa sa dating pangaral. Kanya, ang sabi niya, ating dadalhin si Jesus muli sa nakarinig sa kanya. We have to make, to tell about Christ using different languages. Yung language niya, hindi sabihin lingwahe. Yung other ways of communicating Jesus by the way of our witnessing, by the way we live, ating kondukta, ating pagdarasal. In other words, tumuklas tayo ng bagong paraan, languages, na maaari natin gamitin paghahatid kay Kristo sa kapwa-tao. Yun.
Kayo naman po, Eminence Cardinal Vidal, no? Kasi iba naman pong Archdiocese of Cebu. Alam natin, ibang-iba din ang kultura ng mga taga-Maynila, no? So, kahit na po retired, ano po ang matutulong ninyo para mapalaganap at manatili natin ang faith ng mga Pilipino? Lalo na mas Cebuano, you have the second Filipino set, no? Nawala ba ko din si Pedro Calunsod? Well, ang akala ko, nung mag-retire ako eh, makakapagpahinga na ako. Tatlong taon sa Cebu eh. Hindi rin pala. Lalo na sinabi ko sa mga tao na, kung ako'y makakatulong, tutulong ako sa humingi ng aking pasya na paunlarin ang kanilang buhay pananampalataya. At yun ang ginagawa ko ngayon. Kaya, alakay ko'y mas malimit akong wala doon. Parang mas nag-i-enjoy si Eminence, no? Si Lolo Densi kasi nga, nakakapagpasyal siya din, no? Pero kayo, trabaho din pala ang ginagawa, no? Binibigyan tayo ng kaunting trabaho. Pero hindi na kasing bigat katulad ng araw na ako nasa sa administration pa ng Archdiocese. Lalo-lalo na ngayon, ang pinakamalaking diocese sa Pilipinas ay siguro sa dami ng mga pari at mga religious at ang mga mananampalataya at lalo-lalo na ang estudyante sa Cebu. Kaya siguro dapat i-whisper natin magkaroon na ng cardinal para mag-enjoy din kayo pareho ni Lolo Densi. Kulang na lang yata eh. Ngayon naman po, yung pinaka-youngest cardinal natin, no? Si Cardinal Chito Tagle, no? So, Eminence, being one of the youngest cardinal, narinig po natin, sabi ni Lolo Densi, na talagang through prayers, di ba? Through kanyang inspirational speech. Kasi during one of his homily, sabi niya, pundido na sila. So, ano masasabi po ninyo? Una sa lahat, ang isang medyo, hindi naman ako bata talaga eh, medyo bata-bata lang na obispo at kardinal. Una sa lahat, hindi ako papayag na ang katulad ni Lolo Densi at ni Lolo Carding ay pundido. Ano, hindi. Walang nagmamahal kay Jesus at sa simbahan na napupundi. No, laging kumikinang, no, ang kanilang ano, kumikislap. At yun ang isang bagay na pinagpapasalamat ko na ang aking predecessor, no, si Lolo Densi, malinaw pa ang isip, malakas ang katawan, malalapitan mo para makapagbigay sa iyo ng guidance, ng inspiration at yung kanilang mga karanasan, no, yung nabatay sa pagpapalawak ng pananampalataya. At ganun din si Cardinal Vidal, no? Pwede mong lapitan, tanungin at yung mga kwento niya, yung kanyang mga failures at saka yung mga successes, nagiging open book para sa katulad ko, no, na humaharap din sa sitwasyon. Kaya una sa lahat, sa new evangelization, walang excluded. Pati itong mga sinasabing medyo senior, no, they are the bearers of memory and wisdom. And yung wisdom na yan is always new. Hindi yan naluluma. Kaya idinidecree ko ngayon na Lolo Densi, hindi ka pundido. hindi mo pwedeng pundido. Pundido na. Cardinal Vidal, hindi rin pwedeng pundido. No? Pero doon sa siguro lang, ang maano ko lang, batay dito sa karanasan ko sa Manila, tapos dito sa Synod of Bishops, at sa ilang pang mga naging panawagan na nakasama rin tayo sa Dublin, sa Eucharistic Congress, tapos sa iba-iba pang mga meetings. Parang ang nakikita ko talagang ang buhay ngayon ay napaka-komplikado. Para naawa nga ako sa mga kabataan ngayon eh. Kung ikukumpara ko yung kabataan ko, yung mga taon ko na ako'y mas bata, at sa yung buhay ng mga kabataan ngayon, parang sabi ko, kung ako ay teenager ngayon, baka confused din ako eh. Kasi noon parang napakasimple ng buhay namin eh. Simbahan, munisipyo, school, palengke, at yung plaza, at yung bahay. Parang well-defined yung mga major influences sa buhay mo. Ngayon ang mga kabataan, bombarded by
so many influences na pinag-aagaw-agawan ang kanilang isip at kalooban. At sabi nga nila kanina, hindi lang kabataan, pati tayong hindi na masyadong bata. Para tayong battlefield, no, of so many conflicting forces. At ang malaking hamon na huwag sana tayong ma-despair o mapagod ay sa ganyang kakomplikadong buhay at ang daming boses, paano natin maipapalakas yung tinig ni Jesus na siyang mabuting balita at marinig yun ng mga tao na yan ang tinig ni Jesus. At yan ang tunay, yan ang katotohanan, yan ang buhay. Napakaganda, no? Kasi maririnig po din natin na ever since His Eminence, no? His Holiness, no? Pope Benedict was elected as the Pope at that time, 8 years ago, makikita natin, he always emphasized Jesus, no? Kailangan ibalik si Jesus sa puso, sa diwa natin. Diba? Magandang pag-usapan po natin yan sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira. Napakaganda po ng sharing ninyo. Na-share din niyo po na talagang na-emphasize ni His Holiness Pope Emeritus Benedict XVI. Parati ko din narinig, kahit po sa mga libro niya, he always emphasized the name of Jesus. Why is it, Lolo Dency? Ganun na lang ang kanyang emphasis on the word of love of Jesus. Ang isang dahilan diyan na nakita natin kay Pope Emeritus Benedict XVI na yung ang lalim ng kanyang karunungan na hindi lang sa libro nagagaling. Karunungan galing sa kanyang pagdinilay, karunungan galing sa kanyang puso, na iyan ay nakaniig sa iisang mensahe ng Diyos Ama, iisang salita, na iyan ay si Jesus. At ito ang masasabi, wala namang ibang paghahatid ng mabuting balita or evangelization, ko sabihin, na hindi nakatutok kay Jesus o walang pagbabalita na hindi ang laman ay si Jesus na tanging ekspresyon ng pag-ibig ng Ama sa atin. In other words, si Jesus ang salitang buhay ng Ama. Ayan. Buhay hindi lang sa pandinig, buhay hindi lang sa pagkakita ko, buhay sa paghatid sa atin ng pag-ibig, karunungan, pag-unawa, pagmamahal, pagpapatawad, pagyakap, pagpapakain, pagpapagaling, pagtuturo, pagbigay ng Diyos Ama. Sa isang salita, siya ang kabuuan ng anumang galing sa Ama, ng ganap na kagalingan at ganap na na kabanalan. Sa salita niyan, tama-tama ginawa ni Pope Emeritus, Jesus na pagmamahal, Jesus na kabaitan. Yan ang kanyang pahiwatig, paalaala sa mga obispo, kardinal, pare, at maging laigo. Ito sa larangan yan siguro, tama ang sinabi ni paalaala ni Kardinal Tagle. Ang tawag ko din ni si Cardi. Cardi? At basta ka si Cardi, ang tawag ko din ni Cardi. Tama, pahig ako. Sige, hindi pong dido. Right? Pagkat, yung pagdadala kay Jesus, wala sa panahon yan eh. Lahat panahon, aakmaan yan, akwayan. Lamang, tabi sa bani, Kardinal Tagle na talaga mahirap ngayon. Bakit maraming competitor si Jesus. At nabanggit na niya yung iba't ibang nararanasan na kabataan at maging matatanda naman. Pag samasamahin mo na yung lahat na maihahandog ng makabagong kabihasdan at Jesus, dapat mas matimbang si Jesus. Attractive na si Jesus eh. Mm-hmm. Talaga naman attractive na siya. Lamang, nisking attractive isang bagay, pag nahaluan mo ng iba't ibang liwanag at kulay, nag-iibang tingin mo dyan eh. But kung yan halimbawa isang estatwang garing, still garing pa rin yan. Marble pa rin yan. Pero, lagay mo ng yung mga ginagamit sa sayawan, yung iba't ibang kulay. Whatever. hindi ko alam yung lingwaheng yan eh. Ay talaga,
magiging tingin mo sa ano? Sa garing, uh-huh. Sa marble, yeah, sa ivory. Very up-to-date si Lolo. Ganun, kanya. Psychedelic. Siguro pupunta siya. Yung tama yung sabi mo. Wala namang napupundi. Labag. Merong nawawala ng kamandag. Wala rin. Pag-galitan si Lolo, magpalusod, no? Anyway, evidence, no? Kasi nasabi talaga natin na iniimpasaya Diyos pag-ibig. Pero isa pong sinabi din niya na talagang nakakatunampansi is really true prayers, no? Mm-hmm. Diba? Very powerful prayer. Kasi alam ko po, kayo po ay madasali. Sa dami ng problema niyong cardinal sa Cebu din po, alam ko ang isang strength ninyo is really prayer. How true is it talaga ang pagdadasal ay nakakatulong sa pananampalataya natin? Eh kasi, ang pananalangin ay pakikiisa sa Panginoon. At madali kang makapunta sa Kanya kung ikaw ay nasa estado ng panalangin. Dahil na nakafocus ang buong misyon ng iba kay Jesus, sapagkat minahal ng Diyos na ang mundo na ipinaradala niya, hindi kung sino, kundi ang kanyang bugtong anak para tayo ay sagipin sa matimang kasalanan. Dahil dito nakafocus doon, ha? At ako'y natutupad sa Cebu, nakafocus sa Santo Niño. Okay. Ito yun, ang ginawa namin ay pinalalim namin ang ibig sabihin ng devotion Santo Niño. Mm-hmm. Hindi lang sapagkat kami ay nadasasaya o ganyan, marami kaming natututunan. Pero sapagkat ang Diyos ay nasa sa atin, sapagkat ang Diyos, yun ang pinadala ng Ama sa atin para ipakilala siya sa mga tao habang sila. Sa mga iba't ibang tao, siguro naman ang Diyos pwedeng kumilos sa katulad ko. Parang ganyan, ano? At ang laking bagay yun na yung, sabi mo nga kanina, parang yung expectations, no? Napakalaking bagay yung pinagkakatiwalaan ka sa iyong pagiging ikaw, may mga limitasyon ka, at magtitiwala na ang Diyos ay kikilos dyan, no? Ang aking nakikita ngayon na marami, no? Pero ang isang nakikita kong panawagan, lalo na sa mundo ng kabataan, sa mundo ng mga mahihirap na napakarami, no? Sa Manila, kitang-kita mo yan. Minsan, pagpa-uwi ako galing sa isang parokya, pagpagabi na, tapos makikita ko yung mga taong naghahanda ng kanilang matitigilan, parang bahay, sa bangketa, naglalagay ng mga karton na parang ito na yung bahay nila, no? Tapos pag-uwi mo, parang hindi ka na makakain, hindi ka makatulog. Parang nai-imagine mo, paano mabubuhay yung ganyan, ano? Tapos, minsan maimbitahan ka naman sa pagkagagandang bahay, mm-hmm. Pero pagpasok mo, parang ang lungkot din naman, ano? Emptiness, parang ganyan, ano? So, parang naaano ako dun sa mayaman, mahirap, bata, hindi na bata. Ang isang malaking tanong ngayon ay kahulugan ng buhay. At siguro, isa ito sa pamamaraan para si Jesus ay maipahayag. Sa maralalim na tanong ng buhay, hindi na masasagot yan ng medisina, hindi na yan masasagot ng physics, hindi na yan masasagot ng siyensya. May mga tanong sa buhay, meaning na si Jesus at ang kwento ni Jesus ang nakapagbibigay. So magandang pag-usapan natin kung paano papasok si Jesus sa buhay ng bawat isa sa pagbabalik po ng Power Tonight with Elvira.